Gawin mo lamang ang ritual na ito at ang partner mo ay gagawin niya ang lahat para sa iyo na hindi mo na kailangan pang sabihan o utusan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell na susundin o gawin ng iyong partner ang lahat para sa inyo na hindi na niya kailangan tanungin ka pa, hindi na kailangan na utusan mo pa siya o pagsabihan mo siya. Siya mismo ang gagawa upang mapaligaya ka lang, mapasaya ka niya at masaya siyang ginagawa ito para sa iyo. Kumbaga gawin niya ang lahat upang mapasaya ka lamang. So, pwede itong gawin sa iyong partner na babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. At simpleng-simple lamang ang materialis na ating kakailanganin dito at makikita mo lamang sa loob ng iyong pamamahay. Ang materialis na ating kakailanganin dito ay kailangan lamang natin dito ng tubig. So, sa lalagyan ng tubig, kahit anong klaseng lalagyan ng tubig, kahit yung glass na may print, kahit yung glass na hindi siya clear, pwede siya kahit anong glass, pwede siyang yung bowl, pwede mo siyang gamitin kahit bowl, pwedeng garapon, pwedeng baso, pwedeng mug, at kung ano yung pwede mong magamit para sa ritual na ito, pwede mo siyang gamitin. And kailangan din natin dito ng isang dahon ng laurel at kailangan din natin dito ng asin. So ngayon kapag ready na ang mga materials na ating kakailanganin, i-make sure mo lamang na bago mo gawin ang isang ritual ay buo ang iyong tiwala o naniniwala ka sa iyong ginagawa na sa pamamagitan nito ay matutulungan ka. I-claim mo sa iyong sarili na matutupad ka agad itong iyong gagawin. And kapag ready na, ang gagawin mo lamang sa tubig, dito sa iyong nilagyan ng tubig, lagyan mo ito ng kaunting asin. Asin na kahit kalahating teaspoon lamang na asin. Kahit kalahating teaspoon na asin, ilagay mo dito sa tubig. Ngayon, kapag nalagay mo na dito sa tubig, and sa tubig pala ay kailangan na malinis na tubig ito. Yung tubig na naiinom. Okay? So, yung tubig na naiinom, dapat ay ilagay mo dito. Ngayon, kapag nalagyan mo na ng asin yung tubig mo, ang gagawin mo ay bumulong ka dito sa tubig. So, hilingin mo dito sa tubig na lahat ay gagawin ng iyong partner para sa iyo upang mapasaya ka lamang na hindi mo na kailangang sabihin. Siyempre, banggitin mo dito ang pangalan at apelyido na iyong partner at sabihin mong gagawin niya ang lahat para sa akin na hindi niya na kailangan pang tanungin ako, hindi na kailangan na sabihin ko pa sa kanya para gawin niya ito. So, sa pagkasabi mo, parang siya yung kausap mo. Imaginin mo na yung baso na hinawakan mo na yung may lamang tubig na iniisip mo na siya yung kausap mo. Sabihin mo, ikaw, pangalan, apelyedo niya, sabihin mo, gagawin mo ang lahat para sa akin, na hindi mo na kailangan na tanungin ako, hindi na kailangan na sabihin ko pa sa iyo upang mapasaya lang ako, gagawin mo ang lahat-lahat upang mapasaya lang ako at masaya tayong nagsasama and
hindi na kailangan na kailangan na sasabihin ko pa sa iyo kung ano yung gagawin mo, at gagawin mo lahat nang walang panlilangan at bugal sa iyong kalooban. So sabihin mo lang lahat, and pagkatapos mong sabihin nun dito sa tubig, inumin mo ang kalahating tubig. So inumin mo ang kalahating tubig, and yung kalahating tubig na nasa baso ay itira mo. So itira mo yung kalahating tubig na nandito sa baso. Ngayon, ang gagawin mo dito sa dahon ng laurel ay hilingin mo din dito kung ano yung hiniling mo dito sa tubig. Hilingin mo dito, ganun pa rin, pangalan niya apelyedo, ikaw. Gagawin mo lahat para sa akin upang mapasaya lang ako at wala nang pang-anlilangan na lahat na gusto mong gawin para sa akin ay maging masaya ka din at pukal sa iyong kalooban. So sabihin mo lang dito lahat-lahat, and syempre positive ka lang lagi. Huwag kang mag-isip ng negative. So dapat ay positive ka, and buo ang iyong paniniwala dito sa iyong ginagawang spell. Ngayon, itong dahon ng laurel na ito na kung saan nag-wish ka dito, at yung kalahating tubig na natira sa ininom mo, yung dahon ng laurel ay ilagay mo lang dito. And yung dahon ng laurel or yung baso, ang gagawin mo ay ilagay mo ito sa may, kung halimbawa ay may kama ka, ilagay mo sa ilalim ng iyong kama. And kung wala, pwede mo ilagay sa may altar, pwede mo ilagay sa ibaba ng cabinet, pwede sa likod ng pintuan or sa may bintana. So ikaw na ang bahala kung saan mo pwedeng ilagay, and i-make sure mo na hayaan mo lang ito na walang ibang makakaalam. After 3 days, kunin mo itong baso na ito, at kung may laman pa itong tubig, itapon mo na. Pwede mong idilig sa halaman, or itapon kung wala kang halaman, itapon mo na lamang. Pero kung may halaman ka, idilig mo ito sa halaman. So kapag ang halaman na yon na diniligan mo ng tubig ng iyong ritual, kapag yumabong yon, maganda yung tubo niya, ibig sabihin nun, positive ang iyong ginawa. And huwag mong madaliin ang talab ng ating ritual. So huwag talagang madaliin. Hayaan mo at kusa itong tatalab sa iyo. And ayun, maganda yung pagsasama ninyo ng iyong partner. So kailan ito pwedeng gawin? Pwede itong gawin sa ibang araw kung sa tingin mo ay gustong-gusto mo talagang gawin. Basta ang importante na yung tiwala mo. And pinakamalakas talaga na araw na gawin ito, Tuesday or Friday. Pero kung gusto mong gawin sa ibang araw, gawin mo sa ibang araw. Walang problema kahit anong oras. So ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.